Hi guys! Welcome to my vlog. For today's vlog, i-share ko sa inyo kung anong nangyari sa akin. Kakaibang share ito guys kasi from worker dito sa Pinas to OFW and then student now. So after almost 20 years, babalik ako ulit sa school na kung saan yun ang pangarap ko. So tingnan natin kung anong journey ko sa sa pasukan niyo yan. So, but before that, please do like, comment, and subscribe. So, ayun guys. Actually, nasira kasi yung ano ko, yung phone ko na ano, kaya yung wireless phone ko, kaya gamitin ko muna tong ano ng kapatid ko. So, ayun guys. I-share ko yung journey ko. Actually guys, yun, ito dito lang ako sa house, nagbabantay ako ng maliit kong tindahan, and so far, ayos lang ako dito and ina-enjoy ko muna yung pagiging housewife ko. So, ayun guys, i-share ko sa inyo. May work na sana ako. Actually, may work na sana din ako kasi yung work ko dito sa Pinas, kung makikita niyo yung ibang vlog ko, may work ako dito sa Pinas for 17 years sa isang employer ko rin, sa Filipino-Chinese na employer ko. They are very kind to me, yung employer ko na yun, and they know me already. Talagang, basta mabait yun, mabait yung amo ko na yun. So, ayun yung last time nga nagkausap kami na ano ko yung number, text na kami, and then yun nga mag-work ako, and then sumakto naman guys na kung saan naayos niya na yung kung saan ako is assign on that day din talaga na yun pag na tatawagan niya ako. Nauna ako mag-send sa kanya na sabi ko I'm so sorry kasi nag-enroll nga ako guys kasi gustong-gusto ko talagang mag-aral. So sabi ko I'm pasensya na and I hope maintindihan niyo po. So maya-maya tumawag sa akin na tatawagan nga din sana ako para magkausap na kami para sa assignment ko, sa work ko. Kaso naman yun yung araw din na to, kanina-kanina lang pag-uwi ko, bago ako umuwi, naka-entrance exam na ako, napasa ko na yung lahat ng documents ko sa school. So, ayun guys. So, nagkausap naman kami. Sabi ng boss ko, anytime naman kapag okay na, nakagraduate na ako, pwede naman daw akong magbalik ulit sa work ko or mag-apply ulit sa kanila. Welcome naman daw ako, di ba? Ayun, ganun kabait yung amo ko dito na Filipino-Chinese sila. Pero Filipino na rin siguro sila, ganun. Oh, so, ayun guys, i-share ko sa inyo yung journey ko sa pag-enroll ko, sa pag-entrance exam ko. Alam nyo guys, kasi ang tagal ko nang gustong mag-aral ng college, nung dito pa ako sa Pinas nag-work, nagbabalak-balak na ako niyan. Actually, noong 2016, mayroong program sa Holy Trinity University na yung computer, yung moduling siya, yung sa mga basic computer, nag-enroll din ako doon. Medyo malaki-laki rin na gastos ko doon. So, may certificate ako doon. Tapos, at least na rin, mayroon akong pharmacy services in C3, mayroon din ako ng, actually, yung housekeeping ko nung sa Manila na ako nito, tapos yung caregiver ko doon na rin ako sa Manila nito. Tapos, yung domestic work ko, kailangan ko yun. Yung caregiver ko at saka yung domestic work ko, inano ko talaga yun dahil nga mag-abroad ako. Kailangan ko ng, gusto ko mayroon akong kahit papaan na learning. So, nag-test ako. So, ayun guys. Ngayon, pag uwi ko dito, nakaraan ko pa iniisip ko kung mag-work ako, mag-aaral. So, hindi pa ako nakadecide talaga. Tapos, nung last mga nakaraang month, pag uwi ko galing Manila guys, nagpunta ako sa mga university dito. Tatlong university na puntahan ko. Pero kasi sarado na sila, wala na silang para sa freshmen. So hindi ako nakapag entrance exam kasi close na yung kanilang para sa first year college. So ayun. Ngayon mayroon pa isang college dito, medyo private college na hindi ko alam na hindi pa pala sila tapos. Ngayon nakita ko sa Facebook na nagtanong ako doon, nag-message ako, is still ongoing pa ba yung enrollment sa first year? So ayun guys. Awa ng Diyos na ipasa ko naman yung mga requirements ko at saka ng entrance exam ako. So, guys, ano nga ba yung mga requirements ko nung mag-apply ako ng first year student? Since napakatagal ko na guys na nag-stop mag-aral. Graduate ako ng old curriculum ng fourth year is ng high school ko ay year 2000 pa. So, ayun, kinakabahan ako guys kasi ang tagal ko nang hindi naka school. Meron ako puro TISDA lahat yun, mga training sa TISDA. Pero iba kasi pag sa school talaga. So, ayun guys. Ang dinala kong requirements ko ay, ang nabasa ko kasi doon is card, yung
card yung halimbawa fourth year ka, may card ka, 'di ba? Yung dadalhin mo yon, school clearance, birth certificate, and then put ID, photo ID, yung picture ID picture pala. So, dinala ko lahat yun. Dinala ko na rin ng marriage contract kasi nung graduate ako ng high school, syempre single pa ako noon. So, ngayon married na ako. So, ayun na guys. Dala ko na, pinasirox ko na din kaagad. So, ayun, pumunta na ako doon sa university, sa college na in-enrollan ko, which is Fulbright College dito sa Palawan. Medyo malapit lang dito sa amin, sa bahay ko. So, ayun guys, pumunta ako doon, sabi ko mag for enrollment sa ano. Actually guys, maraming, actually nakailang busy, ilang tao yung nagtanong sa akin na, kayo po ba yung mag-i-enroll? Kung ako daw ba yung mag-i-enroll, sabi ko, opo. Sabi ko, tapos nagkakwentuhan na kami yun sa ano, matagal na ako nag-graduate ng high school, ganito ganyan, nagkakwentuhan na kami. So, ayun na nga guys, pass forward tayo, ayun. Nung pagpunta kami ko doon ng hapon, so yun na, pinaantay kami doon sa room dahil para sa entrance exam, may binayaran kami 100 bago kami maka-entrance exam ito. Ito 100, ito yung resibo nila. So, ayun guys, naka-entrance exam ako. Pero guys, alam nyo ba guys, yung nakuha kong grade, nalulungkot ako, pero accepted ko yun, accept ko yun, kasi alam ko talaga na, kalawang na yung isip ko guys. May kalawang na talaga ito guys. Kasi ang tagal ko talagang ano, na hindi nakapag-aral, ganun. So, ayun guys, pero, ayun. So, after ng entrance exam namin, pinakit na kami sa taas para mag-ayos ng documents namin, ipapasa na namin para i-check yung documents namin na kailangan. So, ayun, pagpunta ko doon, pinasa ko na yung requirements ko, yung mga Xerox copy ng Form 137 kasi wala akong card guys. Nang hiningi ko yun sa school guys, before ako magpunta sa maging OFW, nag-request ka agad ako sa school ko ng Form 137 tsaka school clearance kasi nga guys, inisip ko ka agad na baka kailangan sa pag-apply ko sa going abroad. So, naka-prepare na yun ka agad. At the same time, kinagkuha rin ako talaga ng ganun kasi nga gusto ko talaga mag-aral ng college. Pero hindi pa ngayon, kumbaga pre-prepare ko lang siya. So, ayun, dinala ko yun yung school clearance ko, Form 137, birth certificate, marriage contract, at saka yung ID picture ko. So, ayun, chinek niya na, sabi niya, saan yung ID mo? Oh, yung saan yung card ko daw? Sabi ko, sir, wala na po akong card kasi matagal na po ako nag-graduate. Year 2000 pa sa old curriculum po yun. Tapos sabi ko na wala na po yun. Ang actually, ni-request ko na lang ngayon sa school bago ako magpunta maging OFW. Ni-request ko sa school yung Form 137 ko tsaka clearance kasi wala na. Tapos tinanong niya ako, guys. Sabi na, hindi ka ba talaga nag-enroll sa ibang school? Sabi ko, wala po talaga. Tapos nag-check siya. Sigurado po kayo ma'am, hindi pa talaga kayo naka-enroll sa ibang school? Sabi ko, sure sir, wala po talaga ako nakapag-enroll sa ibang school. Tapos sabi naman niya, saan yung original copy ng ano mo, ng clearance, school clearance siya ka ng Form 137? Binigay ko sa kanya. Tapos, ayun, binalik niya sa akin yung mga, yung Xerox copy ng barang, school clearance ko at saka ng Form 137. Sabi niya sa akin ulit, sure kayo talaga ma'am, hindi kayo nakapag-enroll sa ibang school? Sabi ko, wala po talaga. Parang apat na beses o tatlong beses ako tinanong kung sure na sure ako na hindi ako nag-enroll sa ibang school. Sabi ko, wala po talaga sir. Hindi talaga ako nag-enroll ng college ever since po. Nag-work po ako ng matagal. So, ayun, okay naman. So, sabi niya, balik na lang daw kami. Natapos na rin sa wakas ang aking documents. Nakinakabahan talaga ako kahit noon pa guys. Kasi nga, yun, akala ko, yun yung isang worried ko na baka hindi na ako makapag-college. Kasi nga, diba, old curriculum pa ako. Tapos ngayon yung curriculum na ang dami ng mga changes. So, yun guys, awa ng Diyos, naka-okay na yung documents ko. So ngayon, sabi niya, balik na lang kami sa cashier sa kinabukasan ng morning. So bumalik ako na sa ano, kahapon bumalik ako sa school para magbayad sa cashier. So partial payment yung 2,000, and then nagpunta ako sa computer room nila para parang in-encode nila yung name as naka-partial payment no. So enrolled na ako. Tapos nag-chat sila sa Gmail ko. Nag-send sila ng email sa Gmail ko. So ayun, na ayun nga, enroll na ako, ganyan-ganyan. Tapos naka-payment na ako ng 2,000. Yun. So, ayun, antayin ko na, mag-yes lang ako doon sa email nila. Tapos, antayin ko na lang yung second email nila para sa ibang mga updates ng, ano, sa mga class schedule naman, ipopost lang daw nila sa page. Sabi na, sa page ng school. So, ayun yung journey ko, guys. So thankful ako, pero kinakabahan ako, guys. Kasi, hindi nga, talagang, sabi ko na lang, Lord, bigyan mo ako ng wisdom para magkaroon ako ng knowledge talaga. Kasi talagang ako sa Fulbright College ngayon. Kasi nga, nag-send na sila ng email sa akin. Pangalawang email. So, may pipilapan doon. Kaso, hindi ko masend-send. Kasi nga, meron doon yung sa senior high. Eh, hindi naman ako nag-senior high. Kasi, yun pala, pinacheck ko sa kanila. Ayun, yung graduate ko nung sa old curriculum ako, fourth year, yun lang yung nilagay. Tapos, na-send na. Hi! Sumakit na naman ang ulo ko, guys. So, ayan, tingnan niyo yung school namin, magiging school ko.